300 pamilyang nawala ng bahay sa malaking sunog malapit sa Batangas Port. Malaking tulong sana ang tubig dagat sa pag-apula na apoy. Yun nga lang, low tide noon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nabulabog ang daan-daang residente sa bahaging ito ng barangay Santa Clara, Batangas City nang sumiklab ang malaking sunog. Mabilis itong kumalat sa nasa 100 bahay na gawa sa light materials. Ang mga bumbero hirap makapasok sa lugar dahil sa sikip ng daan. Kaya ang mga residente nagtulong-tulong na sa pagkuha ng mga balde ng tubig. Parang nag-aground sila nung maghahagis sila ng tubig. Umabot si kaapat na alarma ang sunog. Dahil nasa malapit tayo sa dagat. So kanina medyo lumipat yung direction ng hangin. So kanina papunta siya dito and then mga after ilang hours doon naman siya sa pakabila. Tumulong naman ang Philippine Coast Guard sa paglikas sa abot sa 300 pamilyang nasunugan. Si Veronica Montalbo naluha nang makita ang natupok nilang bahay. Wala kami na isalbang gamit, kundi mga damit. Ang damit mo ng mga bata, wala rin. Kahit naman walang naisalbang gamit, nagpapasalamat pa rin ang 79 anyos na si Asuncion Mendoza dahil ligtas siya. May kukuha ni pa ako, hindi ko na nakuha. Opo. Nadadaram na ako ng apoy. Pasado alas 5 ng hapon nagsimula ang sunog at naapula alas 11 na ng gabi. Tabing dagat lang itong barangay Santa Clara pero hirap ang mga residente na kumuha ng tubig mula sa dagat dahil low tide na mangyari ang sunog. Nasa basketball court ngayon ng barangay at kalapit na eskwelahan ang mga nasunugan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy pero isa sa mga tinitingnan ang nag-overheat na appliance. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.